Can you describe ito pong picture na to? Ano ba to? You can unmute po, ano? Or you can have it on our chat box. Ano BBC po ba to? PBC. Kulay puti yung PBC. Ano kayang linya to? Ba't kulay puti? Sa bahay nyo ba may linya na puting PBC? Wala eh, no? Wala, sir. Oo. Ano yung kulay lang natin doon? Normally? Orange, red. Orange? Red. Blue. Black. Blue? May red ako narinig ah. May red ba? Red, sir. May black, yan. Yan yung common eh. Blue? Orange. Orange? Black. Black. Pero may narinig pa akong ibang kulay. Ano po ba yan? Ha? Gray. Gray. Yan, may gray nga. It's either black or gray. So, para saan ba yung gray? Alam po, sir, sa drainage, sir. Eh. Anong gray, sa drainage, sir? Ano? So, kaya sabi ko nga, it's either black or gray. Eh, yung blue? Water, sir. Yung potable water. Sa water. Pero, yung main line natin, pag tinignan nyo, black ang kulay. Yes, no? Sir. Oo. Tapos yung blue, kuryente. Ay. Yung orange, blue, sir. Orange, kuryente. Orange. Itong red, white, nakita na ba kayong white? Water din yata yun, sir. Oo. Sa ibang bansa to. So may color coding kasi yung, ano, yung mga linya ng tubo natin. No? Kaya yan din yung isa sa magandang topic. Eh. It's all about pipe, yung mga color coding. No? Description. So anyway, metal joining ba yung ginagawa? Joining ba yung ginagawa niya? Yes, sir. Yes, sir. Joining siya, no? What about ito? Joining ba siya? Yes, sir. Mm-hmm. Yes, anong sir. Paraan niya? Bakit? Paano siya nag-join? Thread, sir. Yung using threads. Threaded. Thread. Threaded. Yung isa, cement. Adhesive, no? Sir. Adhesive, sir. Adhesive. Yung tawag nila dito, PVC cement. Term lang naman yun. Eto, are you familiar with this one? Yes, sir. Ano to? Plastic, sir. Soldering, sir. Ano? Malalaki lang, sir. Welding. Oh. So, welding siya ng? Plastic, sir. Plastic welding. Oh. Try to imagine. Joining yan o hindi? Joining, sir. Joining yan. O, etong last na picture ko. Metal na siya. Purely metal na siya. O, how will you describe this picture? Joining pa rin, sir. Joining? O, pero welding. ano yung paano niya na ginoin? Welding. Welding. Spot welding. Paano kung hindi pa siya permanent? Kasi ipu-full weld ko pa siya. Joining din ba siya? Yes, sir. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Yes, sir. Kahit temporary lang siya? Yes, sir. So joining pa rin yun? Yes, po. Okay. Eh, sige, para hindi tayo mag-away. Ito na yun. O, pagka joining, magdudugtong, no? But metal joining, yung idudugtong natin, metal. Okay. So I have here a definition ng metal joining in general. So sabi dito, metal joining is one of the manufacturing processes. So, definition siya ng joining under manufacturing industry, no? So, ibig sabihin, gagawa tayo ng produkto. So, paano daw nag-joining? Nag-join by which two or more metals. So, hindi ka pwedeng mag-join ng sarili mo, no? Para kang nagsasalita ng sarili mo, no? Parang naglalaro ka ng sarili mo. Anong tawag doon? Tumatawa ka ng sarili mo.
So mayroong dalawang pwedeng sabihin sa'yo doon, no? Ang masaklap, yung masabihan ka na, op, buang na yun, buangit na, may topak na. So ganoon din, pagka nag-join tayo, dapat may isa ka pang kailangang involved na ididikit o na material. Pwede ba rito ng one? May third party? Meron. Yan. So, ano daw yung nangyari kay ano? Kay Tom Rodriguez tsaka kay Carla? Hiwalay wala na ba? Wala po alam doon, sir. Wala akong kinalaman doon. Hiwalay na, sir. Ang hirap sa inyo, sir. Ang hirap kasi sa inyo ang pagkagwapo eh, no? May third party ba doon? Hindi naman lalaki yung third party daw doon. Eh, babae, kay talaga. Ibig sabihin, bading? Dead joke lang. So, gino-joke ko lang kaya, no? So, yung hindi lang third party, pwedeng more than two, more than three, more than four. Or it can be easily na sabihin natin na it can be an assembly. So, meaning, you can permanently or temporarily. So, tama tayo dun sa nakita nating last. Even naka-tuck weld lang siya, no? Or naka-tuck lang siya. Kasi pag itatucking, temporary lang siya, no? Pag i-spot weld, permanent na yung ating ginawang weld. Pero yung itsura nila parehas, no? Parehas na parehas, even yung property, even yung size niya. Ang magkaiba lang sa tuck weld at saka sa spot weld, yung purpose niya. So, nakita natin, actually, nakuha ko yun sa, ano eh, yung sa preparation ng pag-welding. So, that is temporary lang siya, tuck weld. Pero it can be considered already as metal joining kahit temporary lang siya. Okay, it's either two or more or an assembly, no? So sabi, pinagdudugtong to with or without the application of external elements. Ano kaya yun? In order to form a single unit. So ano sa palagay nyo yung tinatawag dito na application of external element? Ano sa palagay nyo yun? It's either may idadagdag tayo doon sa ating materials or wala tayong idadagdag. Basta dumikit siya. No? So pag naging isa siya, ayan, metal joining na siya. Sige nga, at this point, meron ba kayong maiisip na metal joining without the application of yung sinasabi kong external element? May naisip na ba kayo? Kasi yung normally pag nag-join tayo, may involve eh, na iba pang mga elemento. No? Pero tanong ko, meron ba kayong naisip? Ba't nasabi pa nila yung definition na to? Eh, kala ko simple lang yung joining. Yung pala, may ganito pang mga description ano? Ano kaya? Masamang elemento kaya to? Maka kailangan tawagin natin yung tinatawag ni Jessica Soho pagka November 1 yung episode niya. Anong pangalan ng Claude? Si Ed Galwag, no? So sa joining, meron bang ganung mga elemento? External element? Meron po, sir. Pwede, no? Ah, sige. So yan yung ating definition ng metal joining. Isa sa napakagandang metal joining na nakuha kong definition, and this was taken from definition ng Minaprem, kumpanya ng Minaprem. Let's continue. No. Before going doon sa mga classification ng joining, kailangan pag-usapan natin kung paano sila gino-join, no? So, gino-join sila sa pamamagitan ng pag-prepare.
ang pag-prepare ng materials, merong, in general, merong limang basic joints. No? Yan po ay butt joint or groove joint, T-joint, corner joint, lap joint, and edge joint. Of course, marami pang iba, no? Pero predominantly used dito sa ating metal joining, ito pong lima na to. Okay? For example, sa brazing, sa welding, butt joint lang siya, no? Pero sa brazing, yung butt joint natin, ipiprepare natin ng may preparation, no? Tatapyasin natin patagilid na ganun. So yung butt joint natin magiging scarp ang preparation natin. Okay. So pakilala ko sa inyo itong butt or groove joint, T joint, corner joint, lap joint, and edge joint. O, galing to sa ASM International. Okay. Ito yung una. Ito yung tinatawag natin na butt joint. So almost the same ang kanilang place or lugar, no? Kung minsan ang tawag diyan groove joint. Sunod is yung T joint. So nakakatuwa, no? Dapat inverted T joint 'to eh. Pero madalas 'tong tawagin na T joint. So para siyang letter T. Tama nga naman pag binaligtad natin, letter T na siya. Nakikita po ba ako? Okay. Yung isa naman po is yung lap joint. May overlapping na members siya. No? And yung isa is corner joint. Yung ating members nakakabit doon sa dulo ng isang member. At approximately perpendicular siya doon sa isa. I-annotate natin, ha? Okay. Ito, nasa corner siya. So, yan ang definition natin ng corner joint. Ang tanong, balikan pala natin ang balikan natin yung T-joint. Annotate ko. Diba kanina, ang sabi natin, ang corner joint na andito sa edge, no? Yung isang member. Paano kung malapit na malapit lang yung ating isang pyesa? Pasensya na. Kanan kasi yung mouse, eh. Kaliwete ako eh. Malapit na malapit lang siya sa edge ng ating pyesa. Dito ko na lang i-drawing. Now, let's say, side view to. No? Hindi siya nasa edge, pero malapit na malapit siya doon sa edge ng ating other member. Anong tawag natin sa kanya? Ito po, yung tingnan natin. Nakikita niyo po ba yung na-annotate ko? Ano siya? Corner joint o T-joint? T-joint pa rin, sir. T-joint. So yan ang true definition ng T-joint, no? Basta hindi siya nasa edge. Kahit malapit na malapit siya, T-joint pa rin yung kanyang tawag. Kahit mukhang letter L na siya, ha? So T-joint pa rin siya. Clarex ba? And this is yung sa welding nga, ito yung dapat malaman muna ng welder, ng welding engineer, ng metal fitter, no? And I believe sa lahat ng iba pang trade when it comes sa pag pinag-usapan yung joining. Ito yung elementary, sabi, na topic or na dapat knowledge na malaman ng tao. Okay? Itong limang joints na to. So ano pa yung isa?
Nakakaapat pa lang tayo. Corner, ano? Of course, meron tayong tinatawag na edge joint. Ang description niya is ano, almost parallel sa bawat isa. It's either parallel or almost parallel sa bawat isa. Okay? Yan ang tawag dyan, edge joint. Ang limitation niya is parallel, zero yung kanyang buka. Diba? Almost parallel, hanggang 30 degrees yung kanyang buka. And that is edge joint. Klaro ba? So yung sinasabi kong buka ito, yan. Ang tanong, paano kung naging 31 yung buka na yan? Ano nang tawag natin? Edge joint pa rin ba? So ito, hindi na siya 30 o kaya 0. Ang buka natin is 31. Ano na ang tawag natin? 31 degrees. Ano na ngayon ang tawag natin dito sa ating joint? Sagot. Lima lang naman ang pagpipilian natin eh. Magiging apat na lang. Kasi nga, 31 na siya. Tatawagin niyo pa bang edge joint? Hindi na. Kasi sabi nga dyan sa standard na yan, hanggang 30 lang siya. So, hindi na siya edge joint. Or eh, 30. Siya. Ano, sir? Sige, sir. Sige po. Tama. Parang tama yung narinig ko, no? May nag-chat. Meron na po siya, sir. Medyo choppy. Naintindihan mo ba, Claude? Hindi po masyado malinaw, Sir Alan. Ah, si Sir Alan. No? Yes, po. Mukhang tama yung narinig. Parang, sabi mo, corner joint na ba siya? Oo. Magiging corner joint na siya. Nakuha niyo po ba yung ating definition ng mga standards when it comes sa joint? So, lima lang kasi yung basic na yan, no? Okay. Pero of course, marami pang iba yan. Yung butt joint nga, merong mga specific na tawag kung paano siya pin repair. Nakuha niyo po ba? So, pero hindi na natin siya pag-uusapan, ha? Ang nakakatuwa dito, kung ang joining is permanent tsaka temporary joint, ano naman ang definition ng joint? Nadugtong na o hindi pa nadudugtong? So, ang tutusin niyan, ang definition niya, pag pinag-usapan naman yung joint, ha? Hindi joining, ha? Ito, itong joint. Pag pinag-usapan yung definition ng joint, nadugtong na o hindi pa nadudugtong, joint pa rin ang definition niya. O nga naman, no? Halimbawa, nakita mo, nakatak weld, no? O alam mo na, i-welding pa yan. Kaya ang tawag dun sa joint na yon, welding joint. Okay? Bracing joint, halimbawa, naka-scarf, pero temporarily nakakabit. Or hindi pa pala nakakabit, pero piniprepare mo pa. Okay? Pero joint yun. Pero we will not discuss anymore yung detalye naman ng joints. Hindi tayo matatapos ng before 12. Okay? So, dyan natin tapusin yung ating introduction about joining. We will now go to the classification ng joining. Okay? So, the different classification ng joining can be broadly divided into two. Mechanical joining and metallurgical joining. Actually, itong mga reference ko, ito na yung mga bagong kanilang mga terminologies, no? Dati kasi wala yung term na metallurgical joining eh. Okay? But, no?
There is also one method na ang tawag is chemical joining. So there are three classification under metal joining. Okay. Ano ba yung mechanical joining? So sabi, mechanical joining is a process of joining parts through clamping or fastening, no? Na you can clamp or fasten them by using screws, bolts, bolts and nuts, rivets, etc. No? Kung tutuusin niya, meron talagang nabibili ng mga mechanical metal fasteners. Nakakita na ba kayo ng mga metal fasteners? Just like what we use in papers, di ba? May mga tinatawag na paper fasteners, no? So sa metal, meron ding mga metal fasteners. Tinatahi din yung metal, no? So pwede ring stitching na magpo-fall siya under mechanical joining. Okay. Let's have some examples ng mga mechanical joining, and they were classify or yung tinatawag natin na yung methods of joining is by how it was joined, by yung ginamit na energy. Okay? So sabi dito, merong mechanical energy by the use of yung process ng riveting, vaulting, shrink fitting, even yung folding, you know? Yung lata ng ano, yung dating nabibili natin, hindi pa uso dati yung plastic. Yung lata ng, or yung pail natin sa construction, that was joined na, no? Past tense na kasi hindi na masyadong nabibili. By folding, ipo-fold lang natin siya. Okay. Those are example ng mechanical energy under mechanical joining. Okay. Tingnan muna natin yung riveting. Punta muna tayo sa very, very basic ng mechanical joining. So, riveting kasi is one of the oldest, no? One of the oldest process na ginamit ng tao in order to join metals. No? It involves yung tinatawag nating forging process. Just like yung sa ating forming, no? Yung pagpapanday, that's one good example ng ating tinatawag na forging process. Pinapainit, pinupukpok. Lalo na kung bakal ang gagamitin nating rivets, no? Nung araw wala namang aluminum na rivets eh. Kaya karaniwan bakal. O, meron pa copper, no? Oh, sino na ba sa inyong nakakita ng copper na rivets? Copper alloy na rivets, sino nang nakakita sa inyo? De, tapusin ko muna pala itong definition. Riveting is a process wherein it is yung forging process ang ginagamit. That may be used to join parts together by a metal part called a rivet. So here, if you're going to use join metals, ideally, mas magandang gumamit ng rivet na metal din. Pero of course, hindi naman natin matatawaran yung iba pang material. Pero wala pa masyado eh. No? Wala pa tayong nakitang masyadong rivet na plastic. May nakita na ba kayong rivet na plastic? Kasi pag riveting, kailangan thermo, siguro meron. Yung klase ng plastic natin, parang thermo setting, no? Kasi medyo tutunaw, medyo ipa-plasticize uli natin yung material eh, para magbago ng form. Kung hindi man imi-melt, ipa-plasticize natin siya. Kaya parang sa metal joining, hindi ko tinutuldukan ha, pero usually, we also use metal rivets to join metals.
Oh, going back sa aking tanong. Sino na sa inyo ang nakakita ng copper alloy rivets? Taas ang kamay. Walang nagtataas. Jane, may nakita ka bang nagtataas? Ayan, si sir. Isa lang. Sir, ano yung, saan nyo nakita yung may, ano, aluminum rivets? Ah, copper rivets. Sir, na hindi mamrinig. Nakamute ka ata. Sa? Sa bangka, sir. Saan, sir? Bangka. Ah, sa bangka. Sir, hindi kasi kami pwede gumamit, sir, ng hindi copper, sir, pagdating sa bangka, sir, kasi exposed. Oo. Pero maganda yung copper sa bangka. Kasi pag pinag-usapan natin yung copper-copper alloys, tubig eh. Panlaban yan against tubig for corrosion, no? Against corrosion. Kaya pala yung iba hindi pa nakakakita, no? Baka nga yung iba dito sa atin hindi pa nakakita ng bangka eh. Sa ano, sir, sa Malabon, sir. Oo, ang dami sa Malabon. Nag-training na rin kami diyan, yung mga shipyard doon, maraming maliliit pa din ang shipyards, ano? So hindi nyo alam, subconsciously nakakita na kayo niyan eh. Lalo na nung araw, yung Levi's, yung Wrangler, yung Macomber, yung ano pa ba nung araw sa Manila, sa Quiapo, tsaka sa Santa Cruz, no? Pag bumibili nung bata pa kami, tsaka high school, nagkakaroon lang kami ng bagong magandang pantalon pag Christmas, no? So syempre, i-request na namin sa magulang namin, medyo signature naman, no? Nung araw, signature na rin yung iniisip namin, eh. So yan, yung rivet natin sa pantalon, yun yung nakikita natin dun sa ating bulsa. O tingnan nyo yung, kung may pantalon kayo, lalo na yung denim, no, yung maong. May rivets yan. Dalawang rivets yan dun sa may lagayan ng coins, no? Yung iba wala ng rivets kasi tinatahian ng doble yan. Pero pagka yung mga Levi's, no? So yun, rivet yan. O na, nakuha nyo na? Nakita nyo na ba? Taas ng kamay. Alam nyo na yung rivet? So pwedeng ganyan kaliit ang rivets, no? Pwedeng sobrang laki ng rivets. O para mas ma-appreciate natin, pasensya na ha, very basic ito munang ituturo natin. Lalo na sa ating student kasi medyo moderno itong mga estudyante natin eh, no? So mas maganda balikan natin yung old process na rivets. So simpleng-simple lang yan. Paano ba ginagawa yung rivets? So number one, meron kang tools na ginagamit, no? Plus yung ball pin hammer natin. Plus yung rivet natin. So isiset natin yung rivet natin doon sa dalawang material na ating pagdudugtungin. At itong dalawang material na to, butas na, bubutasan natin. Depende sa diameter at saka shape ng ating rivets na isasalpak, no? So using a pin hammer, dahan-dahan natin siyang pinapalo hanggang sa medyo dumikit na siya, no? Tapos pagka medyo bumilog na yung, kasi hindi natin siya masasalpak lahat dun sa butas eh. Computed natin dapat yung haba, no? Yung matitira, yan yung dahan-dahan natin ng ipapalo, babaliktarin natin yung ball pin hammer natin, no? Para gawing head nung kabila nating rivets. So yung number 4, yan na yung pinaka-final natin na process. Medyo pagagandahin natin yung ulo ng rivets na lalabas dun sa ating pyesa, no? So meron din tayong tools na gagamitin diyan, isasalpak natin at pupukpukin natin. So set up yung molde para sa rivets at saka yung may tinatawag na snap. Anyway, meron akong video nito. Okay. Ito yung nung araw ha na paggawa ng rivets. Relax muna tayo.
Naririnig ba? No, sir. Mahina. Stop share muna natin, ha? Okay. Ish. Stop share. Oh, kaway. Hi. Ako yung nakita niya. Ah, hindi naka. Sorry. Okay. Dinig na? Opo, sir. Okay, thank you. Hi. Today we're going to talk about riveting. Riveting is used to join two or more pieces of metal together. Riveting is used in railings or furniture or decorative pieces. Or in this case, we're going to show you how to rivet a pair of tongs together. You just need a few basic tools to do some riveting. One of them that you need is a rivet bucking tool. The bucking tool supports the head of the rivet. Your bucking tool should fit flush with the inside head of the rivet. That keeps the rivet head from deforming during the riveting process. The other tool you'll need is a rivet heading tool. This tool dresses up the forged end of the rivet. You also need a small ball peen hammer for the riveting process. So the first step you need to do is drill your pieces that you're going to be riveting. Drill the holes the correct size. We're using a 5/16 rivet, so I drilled 5/16 holes in my tongs. You don't want to get your hole too big and sloppy. You want a nice fit. The next thing you do after that is make sure your rivet is the right length. You need the correct amount of material sticking out of your tongs. We're using a 5/16 rivet. The general rule of thumb is 1.5 times the diameter of the rivet for the length of this material. So 1.5 times 5/16 is 15/32. We're making it just a smidge longer, so we're at about 1/2 inch. Okay, then we're going to need to heat this up to do the riveting process, and you can heat this up locally with a torch, or in our case, we're going to be using the coal forge. Now, before I stick it in the fire, I take my ball peen hammer, and I give this just a few hits. Mushroom this end a little bit, that keeps the rivet from popping out. So now I want to go stick this in the forge, so we're going to turn it over so we can heat the end of the rivet. So let's stick it in the forge. Well, that's heating up. Let's go over the riveting process. First, we want to make sure our rivet is in the bucking tool and that our two pieces that we're riveting together are tight together. We don't want to have any gaps here. And we'll take our ball peen hammer, using the face of the hammer, and we're going to use vertical blows. We're trying to upset this rivet, making it shorter and bigger in diameter. When we get it about halfway, we're going to switch to the ball peen side of the hammer, to the peen side, and we're going to work around the outside edges, around this outside edge, and we're trying to shape it like a rivet. And then when we get down to about 3/4 of the way, we're going to grab our heading tool and put that on there, and this will dress up the end of that rivet. Recording in progress.
So this is our finished rivet. That's the whole process in a nutshell. We did a nice job of riveting using some basic tools. This is the same process that you'll use with any riveting project that you'll come across. I hope this video was helpful. If you have any questions or comments, please contact us at kensiron.com or leave a comment in the comment section below. Thanks for watching. Oops. Tapusin natin yung music. Ganda yung music. Okay. Ayan ang rivets. Try to imagine nung araw, no? Wala pang welding, hindi pa masyadong uso yung welding. Yung mga 1800s, 1600s, 1700s. So lahat yan nire-rivet. Kaya pumunta kayo sa mga old parks ng ano, ng, lalo na sa Europe, no? So makakakita kayo ng mga riveted na produkto. Like yung lamp post, no? Yung bench doon sa parke, lahat yun riveted. Dito sa Luneta, wala na akong nakita eh. Pero nung araw, meron pa dyan eh, no? Pero punta kayo ng, ano ba yung, ano nga ba yung, kwan, yung cell doon ni, ano? Ni Rizal? Port Santiago. Doon, kahit papaano makita pa kayo. Yung mga lumang bahay sa Bigan, yung mga grills, so riveted lahat yon nung pinagdugtong, yung mga luma. Okay? So sana hindi mawala, no? Nawawala na kasi yung panday dito sa Pilipinas, eh. Sana i-preserve natin yung ano na yon, technology na yon. Ano ba yung unang bakal na tulay sa Pilipinas? Trivia muna tayo. So, trivia, ang unang bakal na ginamit ng tao dito sa Pilipinas is yung Ayala Bridge. Alam nyo kung saan yung Ayala Bridge? Nagkoconnect ng Ermita at saka ng San Miguel, Manila. Yan ang kauna-unahang steel bridge. Okay? Before 1900s, kwan lang siya kahoy, no? Eh dahil yan yung pinaka-busy na streets, no? Ayaw nilang masira kagad. So yan ang ginawa nilang bakal. So yan ang unang-unang bakal na tulay dito sa Pilipinas. Yung Ayala Bridge. Hulaan nyo kung sino yung contractor niyan. Unang-unang contractor niyan. Siyempre, yung ninuno ng Ayala Sobel. Si Don Sobel yan, no? Siya yung unang gumawa niyan. Tingnan nyo yung parts niya, no? I-annotate ko, no? Mga magandang color. Blue. Yan, oh. Pati dito, no? So, tingnan nyo. Ilang rivets yan. Okay? So, imagine nyo, bakal yan. No? Hindi natin siya mapupukpuk kung malamig siya. Yung nakita natin na process, no? Doon sa kaninang video natin, no? Ganun yung paraan nila para i-rivet yan. So try to imagine, halos lahat yung rivet na yan, pinainit yan, tapos isa-isang pinukpok yan. Sa bagay, nung araw, ang daming mga alipin na Pilipino, no? Yun ang ginamit ng mga Spanyol, Spaniards. O, trivia yan, no? Ngayon, yan yung Ayala Corporation. Hanggang ngayon, buhay na kontraktor. So nasira yan. Ang time ata niyan, eh, yung panahon ng paggawa ng UP, mga
1906, yan ganyan. 1904. Okay? So para lang ma-appreciate natin yung tinatawag na riveting. Eh ngayon may mga aluminum na kaya nakikita na lang natin may rivet gun, no? Madali na lang siya. Okay. Ito yung one good example na walang ibang elemento na kailangan. No other external element to join, to achieve yung metal joining. Yan yung tinatawag nating shrink fitting. No? O yung force fit. Okay? Shrink fitting is a simple operation, ba simple daw, involving either contraction or expansion of one component on another to cause interference and development of pressure. With this interference and pressure, we will now have joining. Kasi with this elements, maho-hold niya yung ating component together mechanically. So, contraction at saka expansion. O, paano natin ito ma-achieve? So, ang basically, material, pag pinainit natin, nag-e-expand. Diba? Pag pinalamig natin, mag-shrink. So, contraction ang tawag doon. Metal, isa yan sa talagang characteristics ng metal. No? Kaya nga meron tayong mga intelligent metals o ko na lang din, trivia uli. Alam nyo ba yung mga intelligent metals? Hindi mo sila madadaya. No? Hindi mo sila makukurap. O, magsabi kayo ng mga intelligent metals. Mercury, no? Hindi nyo madadaya kung ano yung pressure, doon niya itataas yung sarili niya. Kung ano yung temperature, no? Yun yung iri-read niya na temperature. Diba yun yung ginagamit nating medium sa ating pagkuha ng BP at saka pagkuha ng body temperature. So, mercury. Mag-e-expand siya, kaya tumataas siya. Eh, no? Doon sa ating anong tawag yan? Tubings. Metal tubings. Tapos may grade. Okay. Nakakita na ba kayo ng shrink fitting process? Sino nang nakakita? Pakitingnan ha. Taas ang kamay. Of course, si Sir Marcelo talaga. Matalino, tsaka matanda na. Sorry, sir, ha? Hindi pala matanda na. Well-experienced na. What about you, mga sir? Joke lang, ha? Mas matanda ata ako sa iyo. Hindi bali matanda, basta pogi. Ano? Uh-huh. Oh, may edad pala. Hindi, may kasabihan. Ha? Hindi baling tumanda, basta may pinagkatandaan. Okay. Baliktarin natin yung tanong. Tingnan natin kung nandyan pa yung ating audience. Ha? Kahit virtual, ano, pagtaas ng kamay, sino pa ang hindi nakakita ng shrink fitting process? May mga nagtaas ba ng kamay? Yun. Meron naman. Si Sir James. Jervis James. Ma, may palakpak na. Meron pang raised hand. Okay, yung napupunan natin, those are students, no? O, sana i-Google nyo na lang. Kung hindi nyo pa nakita, i-GMG nyo. Alam nyo ba yung i-GMG? Parang sabi, i-KMJS na yan. Claudine, alam na alam mo na yung i-GMG, ano? Ano ba yung i-GMG, Claude? Google mo. Google. I-Google mo, Google. Ah, ito, sige. Nag-prepare ako ng video naman. Yan. Shrink fitting. O, panoorin natin, ha? Relax and enjoy. Everyone, my name is Ray. Thank you for visiting my channel and please don't forget to subscribe. What we have here is a feed throat from an extruder for extruding plastics from pellets into sheets.
And what happened is that the inside bore wore out, and it happens, it wears out from use, and we bored it out bigger. You can see here, and you can see my hand for reference, it's a pretty heavy piece. So we bored it out and we made a new sleeve. So here's your sleeve, inside to size, outside to size, and we actually put that hole in it to match this window. That's where the pellets go in. And what we're gonna do is, if you see this, this actually does not fit. Nope, will not go in there. The sleeve is 3/1000ths of an inch bigger than the hole. And what we're gonna do is we're gonna perform a shrink fit. We're going to put this guy in dry ice, cool it down, and we're going to warm up the housing, if required. Sometimes you don't have to warm up the housing. We did on the last one. And then you'll see what will happen is that one shrinks and the other one gets bigger, and it'll fall right in. And then as they normalize, they shrink on each other and they're inseparable. So let's go take a look at that happening now. All right, what you see here is I put the sleeve in some dry ice. This stuff is very cold. Dry ice, John. Gonna let it shrink down a bit. And you'll see that in a minute when we pull it out. Here we are heating up the housing, make it grow a little bit before we drop in that sleeve. We'll come back when we're ready. All right, the torches were just not enough, so we had to break out the big guns here. Get this thing warmed up. This will definitely speed things up a bit. Come back when we get it all ready to go. All right, here we are getting ready to drop the sleeve in. Been in the dry ice. There we go. That's about all the time you have. You can see the cold leaving the sleeve. Leave it in there just in case. That's our alignment tool, just a piece of wood to make sure that our opening there you go. Make sure our opening and the opening of the feed throat is in alignment. I think that's it. I think she's in. Nice, clean alignment. That's how you do it. And you only have seconds to work with it. Once it starts to warm up, that's it. She's stuck. So that's a 3/1000ths interference. Now we just got to wait for them to normalize. Hope you enjoyed it, and please don't forget to subscribe. Oh, yeah. Yan ang string fitting. Okay. Dito sa Pilipinas, madalas ako dyan yung sa mga heavy equipment, yung sleeve. Kailan, karaniwang nakikita ko dyan, painit lang. So ito para mas mabilis, yung isa pinalamig, yung isa pinainit. No? Kaya tingnan nyo, swak na swak dun sa butas. Kailan, may danger din to. Ano? Pwedeng magbago yung property ng metal natin. Especially yung pinalamig. No? Kasi baka ma-quench siya pag once hinulog siya dun sa ano sa mas mainit, eh baka parang quenching yung ginawa mo dun. Baka maging brittle, no? Anyway, hindi naman muna pinainit, no? From the normal temperature saka siya pinalamig. Okay, yan ang string fitting. Kahit si Hercules, mahihirapang bunutin yung sleeve doon sa loob ng housing ng ating extruder. Okay, I hope you appreciate naman yung ating mga hanggang ngayon, no? Ginagawa pa rin sa industriya. Lalo na sa repair and maintenance, sikat na sikat pa rin yung shrink fitting. O, dyan kumikita yung ano, yung sa repair and maintenance. Yan yung ginto
about ano sa repair and maintenance, yung mga sikretong ganyan. Okay. Let's now go dun sa tinatawag na metallurgical joining. Ano ba yung tinatawag na metallurgical joining? Actually, ito yung welding, no? Sabi, it is a permanent joining process where two or more materials can be joined by coalescence formation. Ang ibig sabihin ng coalescence dito, dapat nag-isa siya, no? Halimbawa, kung dissimilar metal man siya, yung material na isa, yung material na isa dapat mag-isa. Okay? Kaya one good example niyan, welding. Okay. So ito yung sample ng ating different energy to have different processes under metallurgical joining. And one is yung welding, especially yung tinatawag nating fusion welding. Okay? It can be using an arc. So meron tayong arc welding process. It can be energy coming from an electron beam. So meron tayong electron beam welding. And it can be from the heat of a flame, no? Kaya meron tayong gas welding. And ito, hindi gumagamit ng kuryente, under chemical energy siya. At pag pinag-usapan naman yung light energy, meron tayong ang ginagamit coming from the light energy. So we have laser welding. Okay. Pag pinag-usapan yung tinatawag na fusion welding, ang processes involved yan is kailangan tunawin at mag-solidify. At pag nag-solidify na yan, magiging isa na siya. Okay? So kung minsan, kailangan nating ibang material. So sa welding kasi, kung titingnan natin yung mga welding standards, pagdating sa filler material, no? If we are not going to use the same material as in our base material, no? We can also use other metals. But kailangan under the same group siya. Iisang pamilya siya. Kaya kung gumagawa kayo ng mga welding procedures, no? Napaka-importante nito. Magugulat ka, hindi mo ma-approve tsaka ma-qualify yung procedure mo kasi laging fail yung test results ng specimen mo, no? Ayun pala, yung ginamit mong filler, kung kinakailangan mong gumamit ng filler, no? Hindi doon parehas sa groupings ng iyong base metal. So napaka-importanting malaman kung gagamit ka ng filler material. Okay. So kanina nabanggit naman yung electrical energy. So sa electrical energy, normally ang napuproduce natin electric arc. Okay? Kaya in joining metals, we always have this electric arc welding processes. Marami yan. Yan yung shielded metal arc welding, gas metal arc welding, flux cord arc welding, gas tungsten arc welding, plasma arc welding, submerged arc welding. Halos lahat ng gumagamit ng, sa ito American standard kasi doon, no? Na ang dulo ay may, ano yung sinisigaw ng kwan? Ng sex bomb? Paano nga yun, Claude? Jane, sabay-sabay nga. Let's get... Ow! Ow. Ow. Pasensya na, nagpapatawa yung kalbo. Hindi naman, no? So, kasi yung dulo nun is arc welding. So, ito yung lagi namin na pag nag-iikot kami sa mga shop, ano, lalo sa probinsya, tatanungin namin yung welder. Sir, anong process ang alam mo? Sir, master ako ng arc welding. Ba sabi ko, loko-loko ata ito. Ah. Paano malalaman yung, isip-isip ko lang naman, paano malalaman yung jitaw, yung pao, epkaw,
No? Lahat ng may awl halos, arc welding yun. Ah, hindi po. Hindi lang pala siya, hindi pala siya umaten ng ganitong webinar, no? Kulang lang pala yung kanyang knowledge. Okay? So, yung electric arc welding process na sinasabi niya pala doon, yung stick welding, yun yung shielded metal arc welding. Gumagamit tayo ng covered electrode. So, sa SMAW, welding rod ba tawag natin doon? Welding rod ba yun, sir? Ano? Sir Marcelo? Yung sa electric arc welding natin, yung stick welding. Welding rod ba tawag doon? Yes po. Sir. So, yun na naman ang mali. Pagka sa tayo-tayo lang, no? Yung layman's term, accepted yan. Kasi hindi ka makakabili sa hardware pag sinabi mong welding electrode. Kakamot yung ulo nung haharap sa'yo doon. No? Pero kung tutusin, pag pinag-usapan natin yung welding standard, mali po yun. Kasi iba yung welding rod sa welding electrode. So, hindi natin pag-uusapan masyado yan. Ano? Yan ang mga pwede nating i-webinar sa susunod. So may mga available kami mga webinars din dyan. Okay, iba yung electrode sa welding rod at saka sa filler. Yan yung common terminologies na ginagamit natin. Okay? Hindi na natin malawak kasi itong welding, no? I assume na karaniwan sa inyo alam na yung GTAW or GTAW. Actually, yan yung TIG welding. Kagamit ka ng non-consumable tungsten electrode. Okay? Ang purpose nun is just to produce an arc in order to melt yung base metal mo na idudugtong. And sometimes, you use filler. No? Kasi yung electrode mo hindi natutunaw para sumama dun sa base metal mo. Yun yung TIG welding. Unlike yung SMAW natin or yung stick welding natin, yung electrode natin, no, nagpuproduce siya ng arc and at the same time, natutunaw siya. Kaya filler electrode yung ginagamit natin na may flux. So, hindi na natin siya masyadong i-discuss, ha? Just to appreciate na ang welding is under ng metallurgical joining, under ng fusion welding. Okay? Siguro ang sa tingin ko, no, ang hindi kayo masyadong pamilyar itong submerged arc welding, yung SAW. Narinig niyo na ba yung SAW? Raise your hand. Oh, raise your hand pag narinig na yung SAW. Oh, sino pang hindi nakarinig ng SAW? Please raise your hand. Yung hindi pa nakarinig. Dapat alam nyo na yun kung matin na kayo ng modules natin. Ano? Kasi yung hindi pa nakarinig, bingi. Dapat naririnig ako, ha? Okay. Yung submerged arc welding po yan. Familiar ba kayo dyan? Oh, ano yung common na produkto sa bahay na pinag-welding ng submerged arc welding? Yung iba kasi, ang akala nila, yung submerged arc welding, underwater welding. So, iba po yun. No? O may naisip na baka yung produkto na hininang sa pamamagitan ng SAW? May naisip ba kayo? Alam nyo yung LPG tank natin? Yun, ginagawa yun. Nung araw, halos yun yung process na ginagawa eh. Para pagdugtungin yung ating LPG tanks. So, submerged arc welding yun. Meron kang parang turno, isasalpak mo lang dun yung tawag nito, tangke, no? Iikot yung tangke. So, yung nozzle mo, nandun sa ibabaw. O, kung hindi natin siya ma-visualize, no? Meron akong video. But before that, ito yung
Itong picture na to will show you yung tinatawag na principle kung paano nagwe-welding ng submerged arc welding. So as you can see, kaya siya tinawag na submerged arc welding, just like other processes, just like other arc welding processes, yung ating arc nakasubmerge sa ating granulated flux. Lagyan ko kaya ng annotation. Red. Yan. Tingnan niyo yung arc natin, no? Hindi natin makikita ng mata natin kasi hindi siya naka-expose. Baka kasi mayroong pilosopo eh. Okay. Unang picture. Can you describe ito pong picture na to? Ano ba to? You can unmute po, ano? Or you can have it on our chat box. Ano PPC po ba to? PVC. Kulay puti yung PVC. Ano kayang linya to? Ba't kulay puti? Sa bahay niyo ba may linya na puting PVC? Wala eh, no? Wala, sir. Oo. Ano yung kulay lang natin doon? Normally? Blue, orange, red. Orange? Red. Blue. Black. Blue? May red ako narinig ah. May red ba? Red, sir. May black. Yan. Yan yung common eh. Blue. Orange. Black. Black. Pero may narinig pa akong ibang kulay. Ano po ba yan? Ha? Gray. Gray. Yan, may gray nga. It's either black or gray. So, para saan ba yung gray? Alam po, sir, sa drainage, sir. Eh. Ang gray, sa drainage, sir. Ano? So, kaya sabi ko nga, it's either black or gray. Eh, yung blue? Water, sir. Yung potable water. So, water. Pero, yung main line natin, pag tinignan nyo, black ang kulay. Yes, sir. Oh. Tapos yung blue, kuryente. Ay. Yung orange, blue, sir. Orange, kuryente. Oh. Orange. Itong red, white, nakita na ba kayong white? Water din yata yan, sir. Oh. Sa ibang bansa to. So, may color coding kasi yung, ano, yung mga linya ng tubo natin. No? Kaya yan din yung isa sa magandang topic eh. It's all about pipe, yung mga color coding, no? Description. So anyway, metal joining ba yung ginagawa? Joining ba yung ginagawa niya? Yes, sir. Yes, sir. Joining siya, no? What about ito? Joining ba siya? Yes, sir. Mm-hmm. Yes, anong sir paraan niya? Bakit, paano siya nag-join? Threaded, sir. Yung threads. Threaded. Thread. Threaded. Yung isa, cement. Adhesive, no? Sir. Adhesive, sir. Adhesive. Yung tawag nila dito, PVC cement. Term lang naman yun. Eto, are you familiar with this one? Yes, sir. Ano to? Plastic, soldering, sir. Ano? Malalaki lang, sir. Welding. Oh. So, welding siya ng? Plastic, sir. Plastic welding. Oh. Try to imagine. Joining yan o hindi? Joining. Joining yan. O, etong last na picture ko. Metal na siya. Purely metal na siya. O, how will you describe this picture? Joining pa rin, sir. Joining? O, pero joining. Ano yung paano niya na ginoin? Welding. Spot welding. Welding. Spot welding. Paano kung hindi pa siya permanent? Kasi ipu-full weld ko pa siya. Joining din ba siya? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Yes, sir. Kahit temporary lang siya? Yes, sir. So joining pa rin 'yon?
Yes po. Okay. Edi sige, para hindi tayo mag-away. Ito na yung pagka-joining, magdudugtong, no? But metal joining, yung idudugtong natin, metal. Okay. So I have here a definition ng metal joining in general. So sabi dito, metal joining is one of the manufacturing processes. So definition siya ng joining under manufacturing industry, no? So ibig sabihin, gagawa tayo ng produkto. So paano daw nagjo-joining? Nagjo-join by which two or more metals. So hindi ka pwedeng mag-join ng sarili mo, no? Para kang nagsasalita ng sarili mo, no? Parang naglalaro ka ng sarili mo. Anong tawag doon? Tumatawa ka ng sarili mo. Nakita nating last, even nakatuck-weld lang siya, no? Or nakatuck lang siya kasi pag itatucking, temporary lang siya, no? Pag i-spot weld, permanent na yung ating ginawang weld. Pero yung itsura nila parehas, no? Parehas na parehas, even yung property, even yung size niya. Ang magkaiba lang sa tuck weld at saka sa spot weld, yung purpose niya. So, nakita natin, actually, nakuha ko yun sa, ano eh, yung sa preparation ng pag-welding. So, that is temporary lang siya, tuck weld. Pero it can be considered already as metal joining kahit temporary lang siya. Okay, it's either two or more or an assembly, no? So sabi, pinagdudugtong to with or without the application of external elements. Ano kaya yun? In order to form a single unit. So ano sa palagay nyo yung tinatawag dito na application of external element? Ano sa palagay nyo yun? It's either may idadagdag tayo doon sa ating materials or wala tayong idadagdag. Basta dumikit siya. No? So pag naging isa siya, ayan, metal joining na siya. Sige nga, at this point, meron ba kayong maiisip na metal joining without the application of yung sinasabi kong external element? May naisip na ba kayo? Kasi yung normally pag nagjo-join tayo, may involve eh, na iba pang mga elemento. No? Pero tanong ko, meron ba kayong naisip? Ba't nasabi pa nila yung definition na to? Ikala ko simple lang yung joining. Yung pala may ganito pang mga description ano? Ano kaya? Masamang elemento kaya ito? Kailangan tawagin natin yung tinatawag ni Jessica Soho pagka November 1 yung episode niya. Anong pangalan nun, Claude? Si Ed Galwag, no? So sa joining, meron bang ganung mga elemento? External element? Meron po, sir. Pwede, no? Ah, sige. So yan yung ating definition ng metal joining. Isa sa napakagandang metal joining na nakuha kong definition, and this was taken from definition ng Minaprem, kumpanya ng Minaprem. Let's continue, no? Before going doon sa mga classification ng joining, kailangan pag-usapan natin kung paano sila gino-join, no? So, gino-join sila sa pamamagitan ng pagpiprepare. Ang pagpiprepare ng materials, merong 5 basic joints, no? Yan po ay butt joint or groove joint, T-joint, corner joint, lap joint, and edge joint. Of course, marami pang iba, no?
pero predominantly used dito sa ating metal joining, ito pong lima na to. Okay, for example, sa brazing, sa welding, butt joint lang siya. No? Pero sa brazing, yung butt joint natin, ipiprepare natin ng may preparation. No? Tatapyasin natin patagilid na ganun. So yung butt joint natin magiging scarp ang preparation natin. Okay. So pakilala ko sa inyo itong butt or groove well, groove joint, T joint, corner joint, lap joint, and edge joint. O, galing to sa ASM International. Okay. Ito yung una. Ito yung tinatawag natin na butt joint. So almost the same ang kanilang place or lugar, no? Kung minsan ang tawag diyan groove joint. Sunod is yung T joint. So nakakatuwa, no? Dapat inverted T joint 'to eh. Pero madalas 'tong tawagin na T joint. So para siyang letter T. Tama nga naman pag binaligtad natin letter T na siya. Nakikita po ba ako? Okay. Yung isa naman po is yung lap joint. May overlapping na members siya. No? And yung isa is corner joint. Yung ating members nakakabit doon sa dulo ng isang member. At approximately perpendicular siya doon sa isa. I-annotate natin, ha? Okay. Ito, nasa corner siya. So, yan ang definition natin ng corner joint. Ang tanong, balikan pala natin ang balikan natin yung T-joint. Annotate ko. Diba kanina, ang sabi natin, ang corner joint na andito sa edge, no? Yung isang member. Paano kung malapit lang yung ating isang pyesa? Pasensya na. Kanan kasi yung mouse, eh. Kaliwete ako eh. Malapit na malapit lang siya sa edge ng ating pyesa. Dito ko na lang i-drawing. Now, let's say, side view to. No? Hindi siya nasa edge, pero malapit na malapit siya doon sa edge ng ating other member. Anong tawag natin sa kanya? Ito po, yung tingnan natin. Nakikita niyo po ba yung na-annotate ko? Ano siya? Corner joint o T-joint? T-joint pa rin, sir. T-joint. So yan ang true definition ng T-joint, no? Basta hindi siya nasa edge. Kahit malapit na malapit siya, T-joint pa rin yung kanyang tawag. Kahit mukhang letter L na siya, ha? So T-joint pa rin siya. Clarex ba? And this is yung sa welding nga, ito yung dapat malaman muna ng welder, ng welding engineer, ng metal fitter, no? And I believe sa lahat ng iba pang trade when it comes sa pag pinag-usapan yung joining. Ito yung elementary, sabi, na topic or na dapat knowledge na malaman ng tao. Okay? Etong limang joints na to. So ano pa yung isa? Nakakaapat pa lang tayo. Corner, ano? Of course, meron tayong tinatawag na edge joint. Ang description niya is ano, almost parallel sa bawat isa. It's either parallel or almost parallel sa bawat isa.
Okay? Yan ang tawag dyan, edge joint. Ang limitation niya is parallel, zero yung kanyang buka. Di ba? Almost parallel hanggang 30 degrees yung kanyang buka. And that is edge joint. Klaro ba? So yung sinasabi kong buka ito, yan. Ang tanong, paano kung naging 31 yung buka na yan? Ano nang tawag natin? Edge joint pa rin ba? So ito, hindi na siya 30 o kaya 0. Ang buka natin is 31. Ano na ang tawag natin? 31 degrees. Ano na ngayon ang tawag natin dito sa ating joint? Sagot. Lima lang naman ang pagpipilian natin eh. Magiging apat na lang. Kasi nga, 31 na siya. Tatawagin niyo pa bang edge joint? Hindi na. Kasi sabi nga dyan sa standard na yan, hanggang 30 lang siya. So, hindi na siya edge joint. Corner eh, 30. Siya. Ano, sir? Sige, sir. Sige po. Tama. Parang tama yung narinig ko, no? May nag-chat. Corner na po siya, sir. Medyo choppy. Naintindihan mo ba, Claude? Hindi po masyado malinaw, Sir Alan. Ah, si Sir Alan. No? Yes, po. Mukhang tama yung narinig. Parang, sabi mo, corner joint na ba siya? Oo. Magiging corner joint na siya. Nakuha niyo po ba yung ating definition ng mga standards when it comes sa joint? So, lima lang kasi yung basic na yan, no? Okay. Pero of course, marami pang iba yan. Yung butt joint nga, merong mga specific na tawag, broadly divided into two. Mechanical joining and metallurgical joining. Actually, itong mga reference ko, ito na yung mga bagong kanilang mga terminologies, no? Dati kasi wala yung term na metallurgical joining eh. Okay? But, no, there is also one method na ang tawag is chemical joining. So, there are three classification under metal joining. Okay. Ano ba yung mechanical joining? So, sabi, mechanical joining is a process of joining parts through clamping or fastening. No? Na you can clamp or fasten them by using screws, bolts, bolts and nuts, rivets, etc. No? Kung tutuusin nga, meron talagang nabibili ng mga mechanical metal fasteners. Nakakita na ba kayo ng mga metal fasteners? Just like what we use in papers, di ba? May mga tinatawag na paper fasteners, no? So sa metal, meron ding mga metal fasteners. Tinatahi din yung metal, no? So pwede ring stitching na magpo-fold siya under mechanical joining. Okay. Let's have some examples ng mga mechanical joining and they were classified or yung tinatawag natin na yung methods of joining is by how it was joined by yung ginamit na energy. Okay? So sabi dito, merong mechanical energy by the use of yung process ng riveting, vaulting, shrink fitting, even yung folding, you know? Yung lata ng ano, yung dating nabibili natin, hindi pa uso dati yung plastic. Yung lata ng or yung pail natin sa construction,
That was joined at that was joined na, no? Past tense na kasi hindi na masyadong nabibili. By folding. Ipo-fold lang natin siya. Okay. Those are example ng mechanical energy under mechanical joining. Okay. Tingnan muna natin yung riveting. Punta muna tayo sa very, very basic ng mechanical joining. So, riveting kasi is one of the oldest, no? One of the oldest process na ginamit ng tao in order to join metals. No? It involves yung tinatawag nating forging process. Just like yung sa ating forming, no? Yung pagpapanday, that's one good example ng ating tinatawag na forging process. Pinapainit, pinupukpok. Lalo na kung bakal ang gagamitin nating rivets, no? Nung araw, wala namang aluminum na rivets eh. Kaya karaniwan, bakal. O, meron pa copper. No? O, sino na ba sa inyong nakakita ng copper na rivets? Copper alloy na rivets, sino nang nakakita sa inyo? De, tapusin ko muna pala itong definition. Riveting is a process wherein it is yung forging process ang ginagamit. That may be used to join parts together by a metal part called a rivet. So here, if you're going to use join metals, ideally, mas magandang gumamit ng rivet na metal din. Pero of course, hindi naman natin matatawaran yung iba pang material. Pero wala pa masyado eh, no? Wala pa tayong nakitang masyadong rivet na plastic. May nakita na ba kayong rivet na plastic? Kasi pag riveting, kailangan thermo, siguro meron. Yung klase ng plastic natin parang thermo setting, no? Kasi medyo tutunaw, medyo ipa-plasticize uli natin yung material eh para magbago ng form. Kung hindi man imi-melt, ipa-plasticize natin siya. Kaya parang sa metal joining, hindi ko tinutuldukan ha. Pero usually, we also use metal rivets to join metals. Oh, going back sa aking tanong, sino na sa inyo ang nakakita ng copper alloy rivets? Taas ang kamay. Walang nagtataas. Jane, may nakita ka bang nagtataas? Ayan, si sir. Isa lang. Sir, ano yung, saan nyo nakita yung aluminum rivets? Ah, copper rivets. Sir, na hindi mamrinig. Nakamute ka ata, sir. Sa? Sa bangka, sir. Saan, sir? Bangka. Ah, sa bangka. Sir, hindi kasi kami pwede gumamit, sir, ng hindi copper, sir, pagdating sa bangka, sir, kasi exposed. Oo. Pero maganda yung copper sa bangka. Kasi pag pinag-usapan natin yung copper-copper alloys, tubig eh. Panlaban yan against tubig for corrosion, no? Against corrosion. Kaya pala yung iba hindi pa nakakakita, no? Baka nga yung iba dito sa atin hindi pa nakakita ng bangka eh. Sa ano, sir, sa Malabon, sir. Oo, dami sa Malabon. Nag-training na rin kami diyan, yung mga shipyard doon, maraming maliliit pa din ang shipyards, ano? So hindi nyo alam, subconsciously nakakita na kayo niyan eh. Lalo na nung araw, yung Levi's, yung Wrangler, yung Macomber, yung ano pa ba nung araw sa Manila, sa Quiapo, tsaka sa Santa Cruz, no? Pag bumibili nung bata pa kami, tsaka high school, nagkakaroon lang kami ng bagong magandang pantalon pag Christmas, no? So syempre, i-request na namin sa magulang namin, medyo signature naman, no? Nung araw, signature na rin yung iniisip namin, eh. So yan, yung rivet natin sa pantalon, yun yung nakikita natin dun sa ating bulsa.
O, tingnan nyo yung, kung may pantalon kayo, lalo na yung denim, no, yung maong. May rivets yan. Dalawang rivets yan doon sa may lagayan ng coins. No? Yung iba, wala ng rivets kasi tinatahian ng doble yan. Pero pagka yung mga Levi's, no? So, yun, rivets yan. O, nakuha nyo na? Nakita nyo na ba? Taas ng kamay. Alam nyo na yung rivet? So, pwedeng ganyan kaliit ang rivets, no? Pwedeng sobrang laki ng rivets. O, para mas ma-appreciate natin, pasensya na ha, very basic ito munang ituturo natin. Lalo na sa ating student kasi medyo moderno itong mga estudyante natin. Eh, no? So, mas maganda balikan natin yung old process na rivets. So, simpleng-simple lang yan. Paano ba ginagawa yung rivets? So, number one, meron kang tools na ginagamit. No? Plus yung ball pin hammer natin. Plus yung rivet natin. So, isiset natin yung rivet natin doon sa dalawang material na ating pagdudugtungin. At itong dalawang material na to, butas na, bubutasan natin. Depende sa diameter at saka shape ng ating rivets na isasalpak. No? So, using a pin hammer, dahan-dahan natin siyang pinapalo hanggang sa medyo dumikit na siya. No? Tapos, pagka medyo bumilog na yung, kasi hindi natin siya masasalpak lahat dun sa butas. Eh. Computed natin dapat yung haba. No? Yung matitira, yan yung dahan-dahan natin ng ipapalo, babaliktarin natin yung ball pin hammer natin, no? Para gawing head nung kabila nating rivets. So yung number 4, yan na yung pinaka-final natin na process. Medyo pagagandahin natin yung ulo ng rivets na lulut na nalalabas dun sa ating pyesa, no? So, meron din tayong tools na gagamitin dyan, isasalpak natin at pupukpukin natin. So, set up yung molde para sa rivets at saka yung may tinatawag na snap. Anyway, meron akong video nito. Okay. Ito yung nung araw ha, na paggawa ng rivets. Relax muna tayo. Naririnig ba? No, sir. Mahina. Yes. Stop share muna natin, ha? Okay. Ish. Stop share. Oh, kaway. Hi. Ako yung nakita niya. Ah, hindi naka. Sorry. Okay. Dinig na? Opo, sir. Okay, thank you. Hi, today we're going to talk about riveting. Riveting is used to join two or more pieces of metal together. Riveting is used in railings or furniture or decorative pieces. Or in this case, we're going to show you how to rivet a pair of tongs together. You just need a few basic tools to do some riveting. One of them that you need is a rivet bucking tool. The bucking tool supports the head of the rivet. Your bucking tool should fit flush with the inside head of the rivet. That keeps the rivet head from deforming during the riveting process. The other tool you'll need is a rivet heading tool. This tool dresses up the forged end of the rivet. You also need a small ball peen hammer for the riveting process. So the first step you need to do is drill your pieces that you're going to be riveting. Drill the holes the correct size. We're using a 5/16 rivet, so I drilled
5/16 holes in my tongs. You don't want to get your hole too big and sloppy. You want a nice fit. The next thing you do after that is make sure your rivet is the right length. You need the correct amount of material sticking out of your tongs. We're using a 5/16 rivet. The general rule of thumb is 1.5 times the diameter of the rivet for the length of this material. So 1.5 times 5/16 is 15/32. We're making it just a smidge longer, so we're at about 1/2 inch. Okay, then we're going to need to heat this up to do the riveting process, and you can heat this up locally with a torch, or in our case, we're going to be using the coal forge. Now, before I stick it in the fire, I take my ball peen hammer, and I give this just a few hits, mushroom this end a little bit, that keeps the rivet from popping out. So now I want to go stick this in the forge, so we're going to turn it over so we can heat the end of the rivet. So let's stick it in the forge. While that's heating up, let's go over the riveting process. First, we want to make sure our rivet is in the bucking tool and that our two pieces that we're riveting together are tight together. We don't want to have any gaps here. And we'll take our ball peen hammer, using the face of the hammer, and we're going to use vertical blows. We're trying to upset this rivet, making it shorter and bigger in diameter. When we get it about halfway, we're going to switch to the ball peen side of the hammer, to the peen side, and we're going to work around the outside edges, around this outside edge, and we're trying to shape it like a rivet. And then when we get down to about 3/4 of the way, we're going to grab our heading tool and put that on there, and this will dress up the end of that rivet. Recording stopped. Recording in progress. So this is our finished rivet. That's the whole process in a nutshell. We did a nice job of riveting using some basic tools. This is the same process that you'll use with any riveting project that you'll come across. I hope this video was helpful. If you have any questions or comments, please contact us at kensiron.com or leave a comment in the comment section below. Thanks for watching. Oops. Tapusin natin yung music. Ganda yung music. Okay. Ayan ang rivets. Try to imagine nung araw. No? Wala pang welding. Hindi pa masyadong uso yung welding. Yung mga 1800s, 1600s, 1700s. So lahat yan nire-rivets. Kaya pumunta kayo sa mga old parks ng ano, ng lalo na sa Europe, no? So makakakita kayo ng mga riveted na produkto. Like yung lamp post, no? Yung bench doon sa parke, lahat 'yun riveted. Dito sa Luneta, wala na akong nakita eh. Pero nung araw, meron pa diyan eh, no? Pero punta kayo ng ano ba yung ano nga ba yung kwan, yung cell doon ni ano? Ni Rizal? Port Santiago. Doon, kahit pa paano makikita pa kayo. Yung mga
Yung mga lumang bahay sa bigan. Yung mga grills. So, riveted lahat yun nung pinagdugtong. Yung mga luma. Okay. So, sana hindi mawala, no? Nawawala na kasi yung panday dito sa Pilipinas, eh. Sana i-preserve natin yung ano na yun, technology na yun. Ano ba yung unang bakal na tulay sa Pilipinas? Trivia muna tayo. So, trivia, ang unang bakal na ginamit ng tao dito sa Pilipinas is yung Ayala Bridge. Alam niyo kung saan yung Ayala Bridge? Nagkoconnect ng Ermita at saka ng San Miguel, Manila. Yan ang kauna-unahang steel bridge. Okay? Before 1900s, kuan lang siya kahoy, no? Eh dahil yan yung pinaka-busy na streets, no? Ayaw nilang masira kagad. So yan ang ginawa nilang bakal. So yan ang unang-unang bakal na tulay dito sa Pilipinas. Yung Ayala Bridge. Hulaan nyo kung sino yung contractor niyan. Unang-unang contractor niyan. Siyempre, yung ninuno ng Ayala Sobel. Si Don Sobel yan, no? Siya yung unang gumawa niyan. Tingnan nyo yung parts niya, no? I-annotate ko, no? Mga magandang color. Blue. Yan, no? Pati dito, no? So, tingnan nyo, ilang rivets yan. Okay? So, imagine nyo, bakal yan. No? Hindi natin siya mapupukpuk kung malamig siya. Yung nakita natin na process, no? Doon sa kaninang video natin, no? Ganun yung paraan nila para i-rivet yan. So try to imagine, halos lahat yung rivet na yan, pinainit yan, tapos isa-isang pinukpok yan. Sa bagay, nung araw, ang daming mga alipin na Pilipino, no? Yun ang ginamit ng mga Spanyol, Spaniards. No, trivia yan, no? Ngayon, yan yung Ayala Corporation. Hanggang ngayon, buhay na kontraktor. So nasira yan. Ang time ata niyan eh, yung panahon ng paggawa ng UP, mga 1906, yan ganyan. 1904. Okay? So para lang ma-appreciate natin yung tinatawag na riveting. Eh ngayon may mga aluminum na kaya nakikita na lang natin may rivet gun, no? Madali na lang siya. Okay. Ito yung one good example na walang ibang elemento na kailangan. No other external element to join, to achieve yung metal joining. Yan yung tinatawag nating shrink fitting, no? O yung force fit. Okay? Shrink fitting is a simple operation, ba simple daw, involving either contraction or expansion of one component on another to cause interference and development of pressure. With this interference and pressure, we will now have joining. Kasi with this elements, maho-hold niya yung ating component together mechanically. So, contraction at saka expansion. O, paano natin ito ma-achieve? So, ang basically, material, pag pinainit natin, nag-expand. Diba? Pag pinalamig natin, mag-shrink. So, contraction ang tawag doon. Eh, metal, eh, isa yan sa talagang
characteristics ng metal, no? Kaya nga meron tayong mga intelligent metals, o ko na lang din trivia uli. Alam nyo ba yung mga intelligent metals? Hindi mo sila madadaya, no? Hindi mo sila makukurap. O magsabi kayo ng mga intelligent metals. Mercury, no? Hindi nyo madadaya kung ano yung pressure, doon niya itataas yung sarili niya. Kung ano yung temperature, no? Yun yung iririd niya na temperature. Diba yun yung ginagamit nating medium sa ating pagkuha ng BP at saka pagkuha ng body temperature? So, mercury. Mag-e-expand siya, kaya tumataas siya, eh, no? Doon sa ating anong tawag diyan? Tubings, metal tubings, tapos may grade. Okay. Nakakita na ba kayo ng shrink fitting process? Sino nang nakakita? Pakitingnan ha. Taas ang kamay. Of course, si Sir Marcelo talaga, matalino tsaka matanda na. Sorry sir, ha? Hindi pala matanda na. Well experienced na. What about you, mga sir? Joke lang ha. Mas matanda ata ako sa iyo. Hindi bali matanda, basta pogi. Ano? Uh-huh. Oh, may edad pala. Hindi, may kasabihan na. Hindi baling tumanda, basta may pinagkatandaan. Okay. Balikta rin natin yung tanong. Tingnan natin kung nandyan pa yung ating audience. Ha? Kahit virtual, ano, pagtaas ng kamay, sino pa ang hindi nakakita ng shrink fitting process? May mga nagtaas ba ng kamay? Yun. Meron naman. Si Sir James. Jervis James. Ba, may palakpak na. Meron pang raise hand. O, yung napupunan natin, those are students, no? O, sana i-Google nyo na lang. Kung hindi nyo pa nakita, i-GMG nyo. Alam nyo ba yung i-GMG? Parang sabi, i-KMJS na yan. Claudine, alam na alam mo na yung i-GMG, ano? Ano ba yung i-GMG, Claude? Google mo. Google. I-Google mo, Google. Ah, ito, sige. Nag-prepare ako ng video naman. Yan. Shrink fitting. O, panoorin natin, ha? Relax and enjoy. Everyone, my name is Ray. Thank you for visiting my channel and please don't forget to subscribe. What we have here is a feed throat from an extruder for extruding plastics from pellets into sheets. And what happened is that the inside bore wore out, and it happens, it wears out from use, and we bored it out bigger. You can see here, you can see my hand for reference, it's a pretty heavy piece. So we bored it out and we made a new sleeve. So here's your sleeve, inside to size, outside to size, and we actually put that hole in it to match this window. That's where the pellets go in. And what we're gonna do is, if you see this, this actually does not fit. Nope, will not go in there. The sleeve is 3/1000ths of an inch bigger than the hole. And what we're gonna do is we're gonna perform a shrink fit. We're going to put this guy in dry ice, cool it down, and we're going to warm up the housing if required. Sometimes you don't have to warm up the housing. We did on the last one. And then you'll see what will happen is that one shrinks and the other one gets bigger, and it'll fall right in. And then as they normalize, they shrink on each other and they're inseparable. So let's go take a look at that happening now. All right, what you see here is I put the sleeve in some dry ice. This stuff is very cold. Dry ice, yeah. Gonna let it shrink down a bit. And you'll see that in a minute when we pull it out. Here we are heating up the housing. Make it grow a little bit before we drop in that sleeve.
We'll come back when we're ready. All right, the torches were just not enough, so we had to break out the big guns here and get this thing warmed up. This will definitely speed things up a bit. Come back when we get it all ready to go. All right, here we are getting ready to drop the sleeve in. Been in the dry ice. And there we go. That's about all the time you have. You can see the cold leaving the sleeve. Leave it in there just in case. That's our alignment tool, just a piece of wood, to make sure that our openings